Oriada TV, like muna mga kalinga. Like po natin mga kalinga. Salamat po sa support. Yo, what's up mga kababayan, mga kalingap. Welcome back muli sa aking munting channel. Ako po ang inyong host, walang iba. Oriada TV ay muling nagbabalik. Isang mapagpalang araw ng Biyernes po sa ating lahat. Mega mega love shout out po. Nawa ay nasa mga mabubuti po kayong mga kalagayan habang pinapanood ang video na ito. At Kuya Jomar, merong panawagan sa ating lahat. Tama ang iyong narinig, no? Sa ating lahat, mga kababayan, mga kalingap, no? Ano nga ba yung panawagan ni Kuya Jomar na yan? Sa mga nakakaalam po, mangyari po ay paki-comment down below po kung meron po kayong idea kung ano yung panawagan na yan. At sa mga hindi pa po nakakaalam, mangyari po ay inyo pong subaybayan, abangan ang video na ito. No? Bago po natin ipagpatuloy ang reaction video na ito, baka meron po pong hindi nakaka-subscribe kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, at syempre kay Kuya Jomar Vlogs. Suportahan po natin mga kababayan, mga kalingap, ang kanilang mga channel nang sa ganun ay mas mapalawak pa po nila yung kanilang programa at adikain. Yan po ang paglingap sa ating mga kababayan. No? At syempre, kung ikaw ay bago sa aking munting channel, baka naman paki-subscribe nyo na po Oriada TV, no? Malapit na tayong mag 100k. Baka naman paki-subscribe nyo na po, no? Malapit na rin tayong mag-countdown, no? At medyo napahaba na itong ating intro, no? At ito na po mga kababayan, mga kalingap, yung panawagan ni Kuya Jomar Vlog, no? Ito po pala yung loob ng bahay nila. Grabe mga kababayan, mga kalingap, no? Pagbasta nyo pong maigi yung bahay ng pinuntahan ni Kuya Jomar at ni Ian. Ito po pala si Kimberly, no? Si Kalingap Ian po ang naka-scout at ni-repair po kay Kuya Jomar Vlog, no? Sige, manluto ka? Ng ulam? Ano? Magluluto si Kimberly ng ulam. Si Kimberly ay sisiga na pero wala pa pong nabibiling ulam. Ulam lutuin mo? Nagbibili pa lang. At po mga kalinga po si Kimberly sa kaso ko yun po. Nagsisiga po siya ay maluto ng Grabe, no? Talagang butas-butas yung dingding mga kababayan, mga kalingap. Ito talaga yung deserve na matulungan, na mapabahayan ni Kalinga Prab, no? Talagang deserve niya ng pamilya nila Kimberly. Kitang-kita niyo naman, sabi nga ni Ian sa intro, no? Mag-ingat si Jomar na baka matabing yung bahay, baka bigla na lang daw bumagsak. Pang lunch. So, asan yung kapatid mo Kimberly? Nandun po sa Nandun sa loob. Okay. Ano ba ang papa mo? Ano po si mama? Si papa po nasa tatrabaho. Nagtatrabaho si mama po. Ah? Maganda talaga yung mga nagagawa ng masisipag na scouter, no? Talagang yung hinahanap nila yung mga deserve na tulungan, kagaya lang po nito ni Kimberly. Ano trabaho ni papa mo? Ano po, nang mekaniko. Pero ano, hindi naman po araw-araw yung pagmagawa lang. Parang on call lang siya. Si mama mo? Ang tatay pala ni Kimberly, mga kababayan, mga kalingap, isang mekaniko. Pag tinawag siya, merong gawa ay gagawa. Pag wala pong gawa, ay wala rin pong makukuha ang sahod yung tatay ni Kimberly. At yung nanay naman ni Kimberly, mga kababayan, mga kalingap, ay meron pong sakit na iniindaw. Wala po, may sakit po yun. Ano po? May sa lamig po. Lamig? Ano yun? Lamig? Hindi kaya sa ano yan? Hindi kaya yung sakit ng nanay ni Kimberly ay sa baga, merong TB sa baga, tuberculosis. Parang epilepsy. Ah, epilepsy. Ay, hindi lang natutunan. Hindi naman. Nako, epilepsy, napakahirap na sakit niya mga kababayan, mga kalingap, no? Talagang sobrang pasakit ang tao pag nagkaroon ng epilepsy. Talagang anytime ay pwedeng atakihin. At delikado pa yung baka mamaya atakihin yung nanay ni Kimberly, bumagsak sa matigas na bagay, yan yung pinakamahirap sa epilepsy, no?
nalalamig na sa dito. Natarap po ang... Mayroon ba siyang nagamot or maintenance? Grabe, talagang dapat na matulungan itong pamilya nila, Kimberly, no, as soon as possible. Pasensya na po kayo, mga kababayan, mga kalingap. Medyo maingay po yung background. No? Talagang raw na raw yung vlog ni Kuya Jomar Vlog. Merong mga kumakaul na aso, merong maingay na mga bata. Talagang hindi scripted, mga kababayan, mga kalingap, yung vlog ni Kuya Jomar. Wala akong pera. Kailan yung huling check-up niya? Matagal na. Matagal na. Ay, grabe. Ngayon lang, pasok ngayon. Yun ang hirap sa mga taong mahirap, no, yung kailangan ng pagpagamot, kailangan ng pagpa-check-up. Talagang tinitiis na lang yung sakit dahil nga po sa kawalan ng pera, sa kakapusan ng budget, ay hindi na po nila nagagawang makapag-pa-check-up, no. Kita niyo naman yung bahay nila, Kimberly, mga kababayan, mga kalingap, talagang tawag doon. Talagang babagsak na yung kanilang bahay, mga kababayan, mga kalingap, no? At wala rin silang pampa-check up ng nanay ni Kimberly. Talagang nakakaawa, mga kababayan, ang mga kalingap, no? Ang kalagayan ng pamilya nila Kimberly. Meron po. Excuse po. Excuse ka muna. Pang ilan ka? Pang-apat sa? Pito po kami lang. Pito kayo? Grabe, masipag din yung tatay at nanay ni Kimberly, no? Biruin mo, naka-apat sila at si Kimberly, ay naka-apat, naka-pito sila at si Kimberly po ang pang-apat sa magkakapatid, no? Ganun talaga, mga kababayan, mga kalingap, no? Ang nanay at tatay, pag wala masyadong trabaho, wala masyadong ginagawa, eh, ganito, dumadami yung kanilang anak. Tatlo po, may mga asawa at may anak dito. Yun yung mga nakatanda sa'yo. Okay. So, ikaw, pang-apat. O, ikaw na parang ano nila. So, yun na nga mga kababayan, mga kalingap, no. Si Kimberly ay pito, pang-apat sa magkakapatid. At yung mga nauna na po kala Kimberly, yung kanyang mga naunang kapatid ay may mga sarili-sarili ng pamilya. Kaya naman po, si Kimberly na po ang tumatayong panganay doon sa kanilang bahay, no. Panganay. Parang kapanganay nang natitira mong kapalit na maliliit pa. Ay, grabe. Anong year ka na ngayon? Grade 12. Grade 12? Hmm? Grade 12? Ano ito? Graduating na ba yan? Graduating? Grabe si Kimberly, no? Buti na lang, hindi nawawalan ng pag-asa itong si Kimberly. Kahit na ganun, yung kanilang kalagayan sa buhay ay patuloy pa rin na nagsisipag na makapag-aral, no. Pwede ito kay Kalinga Prof, no, na mabigyan ng scholarship itong si Kimberly, no. So, kung sa pag-aaral? Kaya kaya. Pero kung sa pag-aaral, hindi ko na nga malayo yun, ano yun? Grabe yung mga aso. Sumasabay yung mga aso, mga kababayan. Maingay masyado. Hindi nyo masyado maintindihan, eh, no. Double ride. O, magkano ang pamasahin niyan? 25 po kapag padiretso. May mga kasabay ng mga reno din. Kung hindi, masala pag solo ka. Grabe talagang magastos talaga, mga kababayan, ng mga kalingap, no, yung pag-aaral ni Kimberly. Biriun nyo. Double ride po yung kanyang sinasakyan para lang po makarating, makapunta sa kanyang paaralan, no. Para na lang kung walang baon si Kimberly, walang pamasahe, di hindi po makakapasok si Kimberly. Ano yan? Saan ka kumukuha ng panggastos mo araw-araw? Kaklase mo na po siya, hindi ba ito? Grabe. Ang babait naman ng classmate ni Kimberly, no? Binibigyan daw siya ng pera upang baon, mga kababayan. Buti na lang, mayroong mga mababait na classmate itong si Kimberly, no. Shout out sa mga classmate ni Kimberly, ang babait nyo. Grabe. Pang gastos nyo araw-araw, saan ka kumukuha? Si Papa. Si Papa. Minsan, pag meron. Pag wala. Minsan, nautang. Nautang. O, saan naman kayo? Usually, ganun naman talaga, mga kababayan, mga kalingap, no.
ang Pinoy pag wala na talagang mabunot sa bulsa ay puntahan ang kapitbahay na may tindahan, no? Yung pangbayad naman is 4-piece po. Pag ano po? Ay, yung 4-piece. Buti na lang mayroong 4-piece na natanggap itong pamilya nila Kimberly, no, galing sa gobyerno, at kahit papano ay natatakpan yung kanilang pangangailangan, no? Buwan-buwan din naman yan. Hindi naman po buwan-buwan. Hmm. Kapatid, nag-aaral din. Yun lang mga kababayan, mga kalingap, hindi pala buwan-buwan yung natatanggap ng pamilya nila Kimberly. Kaya dapat talagang huwag umasa sa 4-piece at talagang magsumikap na magtrabaho, no, maghanap buhay. Buti naman hindi ka pa nakaisip mo, ano? Mag-stop. Nakaisip po. Ah, nakaisip ka? Kasi? Kasi nga po, para po yung mga kapatid ko, matulungin ko yun po sa pamasap. Ang bait naman ni Kimberly, mga kababayan, mga kalingap, no? Biruin nyo, magi-giveaway sana siya para lang po sa kanyang mga kapatid, no? Para yung mga kapatid niya, imbis na sa kanya yung baon, mapupunta na lang po sa kanyang mga kapatid. Sana nga ay merong mababait na sponsor na tumulong dito kay Kimberly, no? Sa pamamagitan po ni Kuya Jomar. Parang willing ka minsan mag-stop muna para sa kapatid mo. Ang pang-araw-araw yung gastos, ano talaga, ano? Minsan nga po yun na... Yun ang huwag mong gagawin, no, yung Kimberly, yung mag-stop ka sa pag-aaral, no? Talagang yung pag-aaral ang pinakalabis mong sandata para ikaw ay lumaban sa hamon ng buhay dito sa mundong ito, no? Walang pong walang kinakain. Oh? Kasi masagod ito na si Papa. Inintay niyo rin si Papa mo? Nalakad lang ko rin si Papa kapag wala akong pamasa na punta po ng Talisay. Oh, Talisay. Ang layo din. Malayo. Grabe, no? Talagang sakripisyo yung ginagawa ng tatay ni Kimberly para sa kanilang pamilya, no? Pero yun, Talisay, napakalayo ng mga kababayan, mga kalingat. Nilalakad lang daw po para walang pag walang pamasahe, no? At grabe. Tumalo na po tayo mga kababayan, mga kalingat, doon sa panawagan ni Kuya Jomar. Mga kalingat, sa mga nanonood po sa atin po sa dito po sa vlog. So ito na mga kababayan, mga kalingat, yung panawagan ni Kuya Jomar sa ating lahat, no, mga viewers. May usok. Kasama yan sa effect. Pero yun po, mga kalingap, sa mga napanood po sa atin, sa mga... Merong usok effect si Kuya Jomar. Hindi na yan kailangan kumuha sa CapCut ng effect. Natouch po sa buhay po ni Kimberly. Gusto nyo po kung magpaabot po ng konting tulong po sa kanya is alam ko po. So yun mga kababayan, mga kalingap, no, yung... mga na-touch at gustong tumulong dito sa pamilya nila Kimberly, ay mangyari lang po ay paki-contact niyo po itong si Kuya Jomar, no? Parang laki na po yan, tulong po para kay Kimberly. Pwede niyo po i-message po si Kalingap Ian sa kanyang Facebook account. Ay, ikaw, pwede ka rin i-message. Pwede po i-message. Pwede pala si Ian din, no? Si Ian at si Kuya Jomar Vlog, no? At make sure po natin mga kababayan, mga kalingap, na tuwing tayo po ay magbibigay ng tulong sa mga beneficiary ng Team Kalingap, i-make sure po natin na nasa tamang kamay po natin maipapadala yung inyong mga suporta, no, yung mga sponsor, lalong-lalo na mga kababayan, mga kalingap. Ngayon, napakaraming scammer ngayon, naglipa na po ang mga scammer, kaya ingat-ingat po tayo sa pagpapadala ng ating mga pera. At baka po tayo ay ma-scam. Alam nyo na, ingat lang po. Doon lang po tayo sa dapat totoong Kuya Jomar at totoong Kalingap Ian. Huwag po tayo sa peking mga nang gagamit o mga nang i-scam, no? Sa akin po, pwede ko rin siguro ilagay dito po yung account, GCash account ko po, and pwede na yun po siyang i-text kung para saan po, kung para kay Kimberly po siya or kung may gusto po kayong ipaabot na mga Ayan mga kababayan, mga kalingap, no, yan po yung GCash
account ni Kuya Jomar Vlog, no? Sa mga gusto mong mag-pledge, sa mga gusto pong tumulong kay Kimberly, yan po yung GCash number, 0928-587-8209. Pag-abot po na tulong, or kung may gusto po kayong ipabili po para kay Kimberly, ito lang po, contact niyo lang po ang GCash account ko and text and message po. So yun po mga kalingap, maraming salamat po. So yun na nga mga kababayan, mga kalingap, no? Yung panawagan ni Kuya Jomar na sana ay matulungan sila Kimberly at ang kanyang pamilya. No? Kung papanoorin nyo po ng buong buo itong vlog na ito ni Kuya Jomar, ay kitang-kita nyo naman talaga yung sobrang hirap ng kalagayan ng kanilang buhay, mga kababayan. Kita nyo naman yung bahay nila, no? Parang butega na, mga kababayan, sa sobrang luma ng kanilang bahay. No? At hindi pa huli ang lahat kala Kimberly at sa kanyang pamilya, no? Meron pa pong pag-asa na masisilayan, matatanaw ang pamilya nila Kimberly kung lahat po tayo ay magtutulungan, lahat po tayo ay talagang susuportahan itong si Kuya Jomar sa kanyang programa at hikain. O yan po ang paglingap sa ating mga kababayan. At syempre, pakipanood nyo po, no, mga kababayan, mga kalingap, yung kabuuan ng video nito ni Kuya Jomar. At maiksing video clip lang po yung ating kinuha para naman po meron kayong excitement na panoorin sa kanyang YouTube channel. No? At syempre, huwag mo natin kalimutan, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, Kuya Jomar Vlog, at Kalingap Iyan, at syempre ang inyong lingkod, Aureada TV, para lagi po kayong updated sa mga pagtulong at paglingap ng ating mga charity vloggers. Maraming salamat po.